babalik na ako kasi naka lagpas na ako ng 6 na kilometers para balikan maging 12 kilometers. Ayan na dumadami na yung mga nagja-jogging. Kanina lumabas ako 5:55, wala pang tao, mga ilan pa lang. Ngayon medyo dumarami na, mayroon din nagbabike. So yan, maraming may mga tao talaga dyan na nagsisikap para pangalagaan ang kanilang mga kalusugan. Yan, ito mabilis ang kanyang pacing. At ayan ang kalangitan, lumiliwanag na yung kalangitan. So yan, makaramihan naghihintay muna ng mga kung anong mararamdaman, sakit, bago gumawa ng hakbang. Wala na, late na yun. Kapag ganyan ang attitude natin, malamang hindi tayo maging malusog o kaya hindi ahaba ang ating buhay. So habang wala pang naramdaman, malusog pa, yun ang tamang time na magkilos tayo, gumawa tayo ng aksyon. Dahil yun nga, alam naman natin ang kasabihan, prevention is better than cure. Ang ating katawan ay walang pagkakaiba sa makina. Kapag yung makina, hindi mo na pagalawin, hindi mo na paandarin, kakalawangin yan. Yung mga daluyan, barado. At yung mga joints sa mga bearing, kakalawangin. Ang katawan ay ganun din. Kung lagi lang tayo nakaupo, hindi naman tayo naglalakad ng malayo dahil ilang may distansya na tayong papuntahan, ay sasakay naman tayo. So talagang ang ating mga ugat, mga nerves ay hindi na uunat, hindi na bubulabog. So unang prinsipyo, basic principle, ay bubulabogin natin ang ating mga vascular system, ang ating mga ugat. Pwersahin, mapapwersa para yung mga barado, yung mga acid na nag-ipon-ipon sa mga ugat ay mabubulabog. So yan ang unang basic na dapat nating malaman, na walang ang pagkakaiba yung katawan at saka yung sa makina. Oh. So walang magic formula. Walang magic na kasi yung iba naghahanap ng magic pill. May mga mag-aalok, ito, napagagaling nito, inumin mo to, sisiksika. Yun. Tapos iinom sila noon. Yun nga, umipikto, sabi, oo. Talagang ilang araw lang. 5 araw. Umagit 1 linggo, umipikto. Kasi nung tumatagal-tagal na, yung pala nahihilo ka na. Natulala ka na. Mayroon akong narinig sa kilala na gumamit daw siya nung sina yun. Parang napakagaling sa pantunaw daw ng taba. Kaso sabi niya napapansin niya may madalas daw siya natutulala. Walang magic. Kailangan talaga oo natin. Kailangan bubulabugin natin ang ating mga vascular system, ang ating mga ugat. Kasi marami dyan
mga nakabara, marami dyan mga natutulog na mga ugat na kailangan maunat. So kapag nagja-jogging, nauunat at number one doon, iinit ang iyong katawan, tapos yung dugo. Siyempre kapag uminit na, ang mas lalong maganda ang boylo, maganda ang daloy. So ganun din ang kahit anong fluid o yung makina nga, kailangan mo nang i-warm up, kasi yun ang mas effective, mas maganda ang function ng makina kapag na-warm up ito, kasi mag-proper circulation ang mga langis at ang fluid ay tamang maganda rin ang reaction kapag nasa tamang temperature. So ayan, tatakbo na naman ako ulit. So ang exercise is non-negotiable requirement kung gusto nating maging malusog. Pangalawang non-negotiable, itong sinag ng araw. Yan, pa labas na yung araw, may ulap. So napaka-importante ang sinag ng araw, dahil yung sinag na yan ay libre, tapos walang kapalit, walang kapalit na pagkain. Mayroon silang ginagawang supplement, pero ayon sa mga pag-aaral, ang supplement ay halos walang epekto. So yung vitamin D na yan na napuprodus kapag nasinagan yung ating balat ng sun rays, nakakonvert ito ng melatonin. Ang melatonin ay napakagaling sa ating katawan upang mag-function ang ibang mga nutrients at saka mga vitamins na ating na kinakain. So ang sinag ng araw, napaka-importante sa kalusugan, libre. Okay? Libre yan. Wala kang bayad, siyempre. Libre nga eh. Ang babayaran mo dyan, yung pagsisipag, pagkikilos, at gumalaw na magpapasinag. Yung iba, yun nga, hahanap ng magic formula. Wala, hindi obra yung magic. So karamihan yung mga indication niya na kulang tayo sa exercise at saka sobrang kain ng carbohydrates at saka mga matamis, yung ating sikmura. Pag nangunguna yung ating sikmura dito, na para tayong nagdadala tao, okay, nangunguna yung sikmura dito, yun, kulang tayo sa exercise, saka sobra-sobra tayo sa carbohydrate at saka sa mga matamis. So yan po, walang magic formula, walang magic pill. Ang kailangan ay gumalaw tayo, kilusin natin ang ating katawan upang tayo ay maging malusog. Huwag na natin hintayin na tayo ay matamaan ng sakit. Yan, delikado yan. Nandito na ako sa bahay. Ang travel ko ay 12.45 kilometers. Ang time ay 2 hours and 13 minutes and 30 seconds. Ang steps ko ay 16,943. So yan po ang aking biyahe. Complex po ang health. So pero ngayon ang
ating bigyan ng pansin muna, tatlo ang pinaka basic na nakakatulong sa ating kalusugan. Una nga yung pag-exercise, pagja-jogging, napakahalaga yan. Ang pangalawa, sinag ng araw, dahil wala naman pong kapalit ang bitamina na nagagawa nitong sinag ng araw. Ang ikatlo ay yung inom ng tubig. Bakit po mahalaga ang pag-inom ng tubig? Unang purpose ng sapat or madaming pag-inom ng tubig ay paglilinis sa ating bituka. Yung iba, umaabot ng 2 araw, hindi nagdudumi. So, maraming mga chemicals na nabubuo kapag tumagal na yung at na bulok na masyado, kasi magre-react po yung ating mga kinakain, magkakaroon ng mga chemicals mapuproduce, magre-react nga yung ating mga kinakain, dahil chemicals po ang ating mga kinakain, mga nutrients po yan. Ngayon kapag nabubulok na nagbubulok, hindi na i-distract sa katawan, magkakaroon ito ng toxin o lason sa ating katawan. So para ma-discharge yan, kailangan uminom ng madaming tubig, average mga 1.5 litro o hanggang 2 sa isang araw. So ako lang, kami naman ay mayroon kaming sariling tubig, mineral water talaga ito, dahil mayroon akong nilalagay nito na minerals, yung electrolytes. Ngayon 3 electrolytes pa lang ang aking nilalagay, nire-research ko muna. At itong ginagamit namin sariling gawang ionized mineral water ay matagal na namin ginagamit, mula pa noong 2016, at ito ang nagbigay sa amin ng kalusugan. Ito ay potassium, ito ay magnesium, ito ay calcium. So yan po sa ngayon, 3, at dadagdagan ko next time, dadagdagan ko na naman ito ng zinc. Okay, ang zinc ay sa pamagitan po ng supplement, bibiyakin ko yung supplement at ilalagay ko po dito sa ating machine. Ngayon tingnan po natin, kalahating araw pa lang kasi kaninang umaga ko ginawa ito. Ngayon, ayan, makita na natin yung dumi. Ayan mismo kumakapit sa ating conductor bar. Ayan, oh, dumidikit. At nasa kapaligiran yung mga dumi na sa ating conductor. Ayan, oh, nahigop lahat yung mga dumi, yung mga acid na higop dyan. Kaya marubi yan. Pero dito sa kabila, tingnan natin at pakita natin yung gumagalaw yung tubig. Okay, so ayan po, gumagalaw po yung tubig, pinaprocess po ng ating machine. Ayan po, patuloy po ang paggalaw ng tubig, binabasag po ang molecules ng water, ng H2O, binabasag po, at yung mga acid, mga dumi, hinihigop po dito sa doon sa kabila. So ayan po ang ating machine, simple po, pero napakalaking pakinabang, dahil araw-araw nagkakaroon po tayo ng electrolytes, nakakapag-intake tayo, hindi man tayo nakakasapat na kumain ng mga tamang sapat na pagkain, pero nakaka-intake po tayo sa pamagitan ng machine. So yan po ang aming secret. So ito, simple lang. Tiyaga lang, kailangang gagawin, dahil wala po kayong mabibiling ganito, dahil aywan ko lang kung mayroon sa buong Pilipinas mayroong ibang gumawa ng ganito. Ginawa ko pong imbento ito, at ni-research ko muna ano ang pinaka mga basic na mga electrolytes na nakakabigay ng kalusugan, main function sa kalusugan. Kaya ang electrolytes na aking nilalagay dito ay una yung potassium, pangalawa magnesium, pangatlo calcium, at dadagdagan ko pa ito ng zinc. So ni-research ko paano ko ilagay ito. So napakalaking role ang potassium. So
So, wala ka naman mabiling potassium na solid. Of course, naka-compound po yan. Compound na potassium, potassium carbonate, magnesium salt, at saka yung calcium carbonate. Yun po ang aking nilalagay. So, dadagdagan ko pa ng zinc oxide. So, yan, hindi naman yan iniinom direkta, kundi nire-reaction muna dyan sa ating kumbaga yung machine. Tawag ko dito ay machine dahil nagpa-process ito ng tubig, nagpa-process ito ng upang ma-refine po yung mga undesirables, matatanggal yung mga acids at matira yung pinaka kailangan nating tubig na mayroong naka-ionize nga yung tubig. So kaya may kuryente po, may kuryente po yung ating tubig na ito. So tiyaga lang dahil gagawa araw-araw, gumagawa ako nito ng aming tubig at nagbibigay nga ito ng sa amin ng kalusugan dahil kinukulang po tayo ng pag-intake ng mga minerals na ito. Kinukulang po yung potassium, magnesium at yung calcium. At tingnan po natin ang mga bawat isa nito, napakahalaga po kung anong role nitong potassium, magnesium, calcium at saka yung zinc. Ito po yung mga functions ng potassium. Sabi dito, it allows the nerves to respond to stimulation and muscle to contract. So nagpapagalaw. Ito yung nutrients na nagpapagalaw, including those in the heart. Napaka-importante po. Sunod, it reduces the effect of sodium. So talaga namang dami nating na-intake na mga sodium, yung asin sa ating katawan. At ang kasunod ay it helps move nutrients into cells and waste products out of the cells. So nagpapagalaw ito ng mga nutrients para pumasok sa mga cells ng sa ating katawan. At kung mayroon mang mga nutrients na hindi na kailang, mga waste, nagtatanggal din naman ito. So ang intake po na requirement sa atin bawat tao daily ay napakalaki po. So sabi dito, a healthy adult should aim to consume 3,500 to 4,700 milligrams daily ng potassium. Ganyan po, napakalaki po. Eh, hindi naman tayo nakakakain ng mga masustansyang pagkain. So, dito sa ating process, at least kahit paano, hindi naman natin dinamihan, kunti-kunti lang naman, at least kahit paano, nakakaroon po tayo. At nahimay na po, dito na process po, hindi po natin hinalo sa pagkain, kung bagos, nilagay natin dito at pinaprocess po dito sa ating machine ang ating nilagay na electrolyte. Ang kasunod na electrolyte natin ay magnesium. So ito na naman ang kanyang function, energy creation, converting food into energy. Pangalawa, protein formation, creating new proteins from amino acid. Pangatlo, gene maintenance, helping create and repair DNA and RNA. Napaka-importante po. Ang kasunod po ay muscle movement, aiding in muscle contraction and relaxation. Ang kasunod ay nervous system regulation, regulating neurotransmitters which send messages throughout your brain and nervous system. Napaka-importante po. Tapos sabi dito, Nandali study suggests that approximately 50% of US adults get less than the recommended daily amount of magnesium. O yun, sa US to, actually, sa website kasi ito ng Healthline. So yan po, napaka-importante po. So kung hindi naman tayo nakakakain ng sapat na magnesium, at least kahit paano nalagyan natin dito sa atin namang machine na kung saan napaprocess mo na hindi natin ini-intake ang ating electrolyte directly, but ito ay pinaprocess muna dito sa ating machine. At sabi dito, RDA, the recommended daily allowance for adults between age 19 to 51 years is 400 to 420 milligrams daily for men and 310 to 320 milligrams for women. Okay, napaka laki po ng requirements, pero yun nga, hindi naman tayo nakakapagkain ng sapat na nutrients na ganito. And then kahit paano,
araw-araw mayroon tayong supplement o nakakapag lagay tayo, nakapag-intake tayo sa pamagitan ng pag-inom ng tubig dito, dahil tayo mayroong mayroon tayong pinaprocess dito sa ating gawang sariling tubig. Okay? So, yan po ang requirements. Ang kasunod na electrolyte natin ay calcium. Anong function ng calcium? Calcium helps regulate muscle contraction. When a nerve stimulates a muscle, the body releases calcium. The calcium helps the proteins in muscle carry out the work of contraction. When the body pumps the calcium out of the muscle will relax. Napaka-importante po. Requirements natin, daily intake. So ito po ang age bracket 14 to 18 years, male 1300 milligrams, ang female 1300 milligrams, age 19 to 50 1000 milligrams, ang sa female 1000 milligrams, age bracket 51 to 70 1000 milligrams, ang babae ay 1200 milligrams, ang age na 70 years old pataas 1200 milligrams, babae 1200 milligrams. Sa ngayon, tatlo pa lamang. Ngayon, nag-research ako, humahanap ko ng paraan na dadagdagan ko na naman ito ng zinc. Ngayon, dahil medyo critical ang zinc, ang gagamitin ko ay supplement. So, yung bibili ako ng zinc protect na may kasamang mga, kasama pang mga ibang nutrients, at ilagay ko sa ating machine ito. So, very safe dahil supplement type na siya, at ilalagay ko dyan. Mga tatlong piraso ng mga impurities na nandyan sa supplement ay matanggal sa pamagitan ng process nitong ating machine, and then puro na yung ating makuha dito. So very safe, at ito yung mga function ng zinc. So gene expression, enzymatic reactions, immune function, protein synthesis, DNA synthesis, wound healing, growth and development. Napaka-importante. Kaya ito, kompleto, napaka-mahalagang mga enzyme, nutrients ang nandito po sa ating machine na ito. Simply, kailangan mo lang gagawin, kailangan mo lang magtiyaga. So ito yung additional ko na pamaraan na upang ang aming pamilya ay maging malusog. So, sa pamagitan ng tubig, hindi ka nagkakapos kahit paano, kahit kunti, mayroong kang intake ng mga enzyme na ito. So, tatlong requirements. Ang ating basic na para sa ating kalusugan, una, sabi natin, kailangan natin mag-unat-unat, kailangan natin mag-jogging, kailangan natin mag-exercise. Pangalawa, ang hindi natin matawaran, ang sinag ng araw, dahil napaka-importante po ang sinag ng araw, dahil yan po ang pinaka- malaking source ng vitamin D, na kung saan nag-convert nito ang ating mga nutrients sa ating katawan, enzyme sa ating katawan, na convert ito ng melatonin. Ang pangatlo ay pag-inom ng tubig, kung saan ang ating tubig, pwede nyo, kung hindi nyo alam paano ito gagawin, siyempre, imbento ito, pwede kayong mag-message kung gusto kayo magpagawa, at para makabenefits kayo sa kung saan kami ay nakabenefits na ng matagal, kaya medyo nakalamang na kami sa aming pag-maintain ng aming kalusugan. So yan, napakaganda. At yun nga, sabi natin, kailangan sapat na tubig upang ang mga masamang elemento nandito sa ating bitok nga mahugas. At ganun din naman, napaka-importante na maging malinis lagi ang ating kidney. Dahil kung hindi natin malinis yan, malamang magkakaroon ng maraming masamang mga chemicals, maring maapektuhan o mabulok ang ating kidney, or kaya magkakaroon ng bato. So yan po, mga kababayan, ang aking tatlong faktor na aking may bigay sa aking binahagi sa inyo. Salamat po.